Know, wonder, and learn. Isang mapagpala at magandang buhay po sa inyong lahat. Ako po si Prince William Rumbawa, Grade 4 Venus, na nag-aaral sa Napakpo Grande, Sinipil Elementary School, Reyna Mercedes District, Reyna Mercedes, Isabela. Natutulungan po ako ng radyo sa aking pag-aaral sapagkat napapadali po nito ang pagsagot at pag-intindi sa aking mga aralin. Napapalawak din nito ang aking kaalaman at nakakasabay pa rin ako sa agos ng buhay sa alarangan ng edukasyon. Kahit may pandemyang nagaganap sa mundo, ngayong araw ay gusto ko pong alaman kung paano ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasabi ng pananaw. Kahit may pandemyang nagaganap sa mundo, ay malaking tulong ang Radyo Eskwela upang ipagpatuloy ang aking pangarap. Minsan po ay mahirap intindihin ang mga aralin na mag-isa, ngunit dahil sa Radyo Eskwela ay may mga guro na pong nagpapaliwanag nito. Sa tuwing nakikinig ako, pakiramdam ko ay nasa paaralan ako at nakikinig sa aking guro. Ano bang hinihintay natin? Tara na, makinig at tumutok sa Radyo Eskwela sa Isabela. Alamin natin ang paggamit ng pangauri ng pangungusap sa pagsasabi ng pananaw. Daluyan ng karunungan. Pandayan ng kahusayan. Pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabelenyo. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. Sa wika at panitikan. Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyong Pilipino. Filipino. Isang masayang araw na punong-puno ng kaalaman ang hatid sa inyo ng Radyo Eskwela sa Isabela. Kumusta kayo mga bata? Ito ang inyong klase sa Filipino para sa ika-apat na baitang. Alam kong sabik na tayong lahat sa muli nating pag-aaral sa Radyo Eskwela. Ako ang inyong guro sa radyo, Ginang Marilu Laborte Ramos. Bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, ay pakinggan ninyo ang mga pamantayan natin sa pag-aaral sa radyo. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, ihandang yung sarili at humanap ng komportableng lugar upang makatulong sa ating aralin. At ikatlo, siguraduhin na nasa tabi ang gamit na panulat at kwaderno o papel na ginagamit sa pagtatala ng inyong mga sagot sa mga pagsasanay sa ating aralin. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Halina, tumutok, makinig at matutong muli. Wow! Handang-handa na nga kayo! Simulan na natin ang ating talakayan. Noong nakaraan ay napag-aralan ninyo ang pagsulat ng script para sa radio broadcasting. Ating balikan ang mga sumusunod na pamantayan sa pagsulat ng script sa radyo. Una,
ang isusulat na script ay dapat malinaw at madaling maintindihan. Pangalawa, gumamit ng mga salitang madaling maunawaan. Pangatlo, gawing maikli at simple ang balita, ngunit naglalaman ng mahalagang impormasyon. Pang-apat, iwasang haluan ng personal na opinyon ang balita. At panglima, isulat ang script gamit ang malalaking letra upang madaling basahin. Ayan mga bata, natapos na nating balikan ang mga pamantayan sa pagsulat ng script sa radyo. Alam kong natuto at nag-enjoy kayo sa nakaraang aralin sa pagsulat ng script sa radyo. Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Magaling! Ngayon ay inaasahan kong matututunan ninyo ang paggamit ng mga uri ng pangungusap sa pagsasabi ng pananaw. Bahagi ng pang-araw-araw na buhay, ang pagbibigay ng pananaw o opinyon sa mga pangyayaring nagaganap o namamalas sa ating paligid. Ito ay hindi maaaring mapapatunayan kung tama o hindi dahil paliwanag lamang ito ng simpleng tao at walang pinagkunan na batayan. Mainam na kung magsasabi ng pananaw ay dapat may kaalaman ka sa paksang pinag-uusapan upang masusing matimbang ang mga bagay na maging katanggap-tanggap sa ating lipunan. May mga pahayag na nagbibigay ng pananaw. Halimbawa ay buong igting kong sinusuportahan at kumbinsido akong. May mga pananaw na nababatid na sigurado at nag-aaninlangan. Mahalagang matutunan ang wastong gamit nito sa pamamagitan ng paggamit ng sari-saring pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap? Tama! Ang pangungusap ay salita o lipon ng mga salita na buo ang diwa. Binubuo ito ng panlahat na sangkap, ang simuno at panaguri. May limang uri naman ng pangungusap na ginagamit sa pagkikipagtalastasan. Ito ay ang pasalaysay, pautos, patanong, padamdam at pakiusap. Ano ang pangungusap na pasalaysay? Tumpak. Ito ay nagkukwento o nagsasalaysay. Ito ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Halimbawa, ang COVID-19 ay nararanasan at naging pandemic sa buong mundo. Ano naman ang pangungusap na pautos o pakiusap? Mahusay! Ito ay nagpapahayag ng obligasyong dapat gawin. Ito ay maaring nag-uutos o nagsasaad ng paghingi ng pabor. Ginagamitan ito ng magagalang na salita kung nakikiusap. Maaaring nagtatapos ito sa tuldok o tandang pananong. Halimbawa ng pangungusap na pautos. Manatili kayo sa inyong bahay hanggat may COVID-19 virus. Ito naman ang halimbawa ng pangungusap na pakiusap. Maaari po ba akong makabili ng face shield? At pakipakita mo nga sa akin ang tamang paglagay ng face mask. Ano naman ang pangungusap na patanong? Magaling! Ito ay nagsisiyasat o naghahanap ng sagot. Nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa, bakit kumalat ang virus sa buong mundo? At ano naman kaya ang pangungusap na padamdam? Mahusay!
Ang pangungusap na padamdam ay nagsasaad ng matinding damdamin tulad ng tuwa, takot o pagkagulat. Karaniwan ding nagbibigay ng babala o kaya'y nagpapahiwatig ng pagkainis. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Halimbawa, naku, napakaraming magugutom dahil sa malawakang lockdown sa buong mundo. Ang mga uri ng pangungusap na ito ay ginagamit sa pagbibigay ng sariling pananaw. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo! Ngayon, upang masukat kung naunawaan ninyo ang ating aralin, ay handa ng inyong sarili upang sagutin ang gawain 1. Kunin na ang inyong panulat at kwaderno. Narito ang panuto. Babasahin ko ang dialogo sa pagitan ni Popoy at ang kanyang nanay tungkol sa pagpapalitan ng pananaw ng mag-anak na ginagamitan ng iba't ibang uri ng pangungusap. Nanay, iinom po ako ng gatas gaya ng bili nyo. Mabuti yan, anak, para sa iyong kalusugan. Dapat malakas ka, lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19. Ano pong COVID-19? Isang virus, anak, na naging salot sa lipunan o sa buong bansa. Ito ay nakamamatay at mabilis mahawa ang mga taong mahina ang immune system. Kaya pala pinapainom po ako ng gatas at pinapakain ng prutas at gulay, nanay, para malabanan ko din ang sakit na iyan. Oo, anak, dahil mahal na mahal kita. Nakakatakot naman, ayoko pang mamatay. Magmula ngayon, nanay, kakain na ako ng maraming prutas at gulay. Iinom na din ako ng gatas. Salamat, nay. Mahal na mahal kita. Naunawaan na ba ninyo, mga bata? Handa na ba kayong sagutin ang mga tanong mula sa nabasang dialogo? Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel o kwaderno. Unang bilang, sinong nag-uusap sa dialogo? A. Tatay at nanay. B. Nanay at popoy. C. Tatay at popoy. D. Kuya at ate. Ano ang sagot? Mahusay! Titik B. Nanay at popoy. Pangalawang bilang. Ano ang katangian ni nanay batay sa dialogo? A. Masungit. B. Mabait. C. Maalalahanin. D. Matapang. Ano ang sagot? Tumpak. Titik C. Maalalahanin. Sa pangatlong bilang, ano ang pinag-uusapan sa dialogo? A. Tungkol sa rabies. B. Tungkol sa dengue. C. Tungkol sa COVID-19. D. Tungkol sa larong ML. Ano ang sagot? Magaling! Titik C. Tungkol sa COVID-19. Pang-apat na bilang, anong uri ng pangungusap ang pananaw sa sinabi ni nanay kay Popoy? A. Patanong. B. Pasalaysay. C. Pakiusap. D. Pautos. Ano ang sagot? Tama! Titik B. Pasalaysay. Panglimang bilang, sino ang kinakapitan ng sakit ayon sa pananaw ni nanay? A. Mga bata. B. Mga matatanda. C. Mga magsasaka. D. Mga mahina ang immune system. Ano ang sagot? Tumpak!
titikdi. Pang-anim na bilang, ayon sa pananaw na sinabi ni Nanay kay Popoy, ano sa akala ninyo ang katangian ni Popoy ayon sa sinasabi sa dialogo? A. Masunurin. B. Pasaway. C. Palaban. D. Mabait. Ano ang sagot? Mahusay, titik A. Bilangin na ang mga tamang kasagutan mga bata at isulat ang nakuhang score sa kanang bahagi ng inyong sagutang papel o kwaderno. Sa mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo. Sa mga nakakuha ng 5 bilang pababa, binabati ko rin kayo at maaari ding bumawi sa ating susunod na gawain. Yay! Handa na ba kayo? Dumako na tayo sa gawain 1.B. Pakinggan ang panuto. Tukuyin ang uri ng pangungusap na ginamit sa dialogo. Isulat ang pasalaysay, patanong, pakiusap, o pautos at padamdam. Unang tanong, ano ang COVID-19? Anong uri ito ng pangungusap? Mahusay! Patanong. Pangalawang bilang, mabuti iyan anak para sa iyong kalusugan. Anong uri ito ng pangungusap? Tumpak, pasalaysay. Pangatlong bilang, nakakatakot naman. Ayoko pa pong mamatay. Anong uri ito ng pangungusap? Tama, padamdam. Pang-apat na bilang, kaya pala, pinapainom mo ako ng gatas at pinapakain ng prutas at gulay nanay. Para malabanan ko din ang sakit na iyan. Anong uri ng pangungusap ito? Mahusay, pasalaysay. Panghuling bilang. Salamat Nay, mahal na mahal kita. Anong uri ng pangungusap ito? Kung ang sagot mo ay pasalaysay, perfect! Yan nga ang tamang kasagutan. Mahusay talaga ang mga mag-aaral sa 4 na baitang. Binabati ko kayo. Yay! Muli ay tandaan mga bata na may mga pahayag na nagbibigay ng pananaw na nababatid na sigurado at nag-aalinlangan. Natututunan ninyo ito sa pamamagitan ng paggamit ng pangungusap. Nauuri ito sa pasalaysay, pautos, patanong, padamdam at pakiusap. Itong mga uri ng pangungusap ay ginagamit sa pakikipagtalastasan, maging ito man ay formal o diformal. Ginagamit din ito sa pagbibigay ng sariling pananaw o kuro-kuro sa napakinggan o nabasang issue. Nandyan pa ba kayo mga bata? Naunawaan na ba ninyo kung paano gamitin ang mga uri ng pangungusap sa pagsasabi ng pananaw? Opo! Pumalakpak nga ng malakas kung naunawaan ninyo ang ating aralin. Wow! Narinig nga ni teacher ang malakas ninyong palakpak. Pinabati ko kayo. Alam kong handang-handa na kayo sa ating susunod na gawain. Upang masukat ang inyong kaalaman sa ating paksa ngayong araw, handa na ba kayo? Narito ang gawain 2. Isulat ang hep-hep kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng pananaw gamit ang alinmang uri ng pangungusap. At hooray kung nagpapahayag lamang ng magalang na pananalita.
Unang tanong, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano ang sagot? Mahusay! Hooray! Pangalawang tanong, sa aking pagkakaalam ay lalakas pa ang bagyong Rolly dahil nasa baybayin pa lamang. Ano ang sagot? Tumpak! Hep hep! Patlong tanong, kumbinsida akong maging super typhoon ang bagyong si Rolly. Ano ang sagot? Magaling! Hep hep! Pang-apat na tanong, maari po bang magtanong? Ano ang sagot? Mahusay! Hooray! Panghuling tanong, ipagpaumanhin po ninyo. Pero sa pagkakaalam ko po, ay buong mundo ang nakakaranas ng taggutom dahil sa lockdown. Ano ang sagot? Perfect! Ang sagot ay hep-hep. Palagpakan ang inyong mga sarili. Ipagpatuloy natin sa gawain 3. Punan ang graphic organizer. Magsulat ng isang uri ng pangungusap na hango sa tula na naaangkop sa bawat panahon. Makinig ng mabuti mga bata, babasahin ko ang tula na pinamagatang Magbago na Tayo ni Bernadette A. Aggarao. Pandemic man o sakuna, pareho lang na nakakapinsala. Yan ang pananaw ko at ang madla. Tayo'y mag-ingat at maghanda. Utang na loob, imulat ang mata sa maaaring kalalabasan ng mga sakuna. Ngayon, sino ang talo? Ikaw ba o ako o sambayan ng Pilipino? Magsisi na tayo, ayusin na natin ang mundo. Dapat tupadin ang utos ng Pangulo. Maging handa tayo sa mangyayari sa mundo. Ayan! Tapos ko nang basahin ang tula mga bata. Bibigyan ko kayo ng isang minuto upang tapusin ang gawain 3. Tapos na ba kayo mga bata? Narito ang mga tamang kasagutan. Sa pangungusap na pasalaysay, pandemic man o sakuna, pareho lang na nakapipinsala. Ano naman ang sagot sa pangungusap na pautos o pakiusap? Utang na loob, imulat ang mata. Sa pangungusap na patamdam, magsisi na tayo. Ang wastong sagot. At sa pangungusap na patanong, ano ang sagot? Magaling! Ngayon, sino ang talo? Alam kong nakuha ninyo ang mga tamang kasagutan dahil tinulungan kayo ng inyong mga kasama sa bahay. Sa ating gawain 4, sagutin ang mga sumusunod na katanungan ayon sa inyong pananaw. Itala ang sariling pananaw sa sagutang papel gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap.
Unang tanong, ano ang panganib na naidudulot sa tao ang COVID-19? Pangalawang tanong, paano naisasalin ang COVID-19 sa tao? Pangatlong tanong, ano-ano ang maaari mong gawin kung sakaling may positive sa inyong lugar? Pang-apat na tanong, sa inyong pananaw, ano kaya ang mangyayari sa lugar na maraming pilosopo at matigas ang ulo, hindi sumusunod sa mga namumuno sa kanilang lugar? At panghuling bilang, bilang isang bata, paano ka nagkakatulong na ang COVID-19 ay mapuksa o walang mabibiktima sa inyong lugar? Narito ang rubrik sa pagmamarka, pamantayan. Napakahusay ang pagkabuo ng pangungusap sa pagbibigay ng pananaw o ideya. 5 puntos. May mga bantas na hindi angkop sa pangungusap ngunit mahusay itong magbigay ng pananaw. 4 puntos. Isang simple at buong pangungusap ang naisulat. 3 puntos. May ideya ngunit hindi buong pangungusap ang isinulat. 2 puntos. At may isinulat ngunit malayo ang sagot sa tanong. 1 puntos. Sa pagsagot sa inyong gawain, ay maaari kayong magpatulong sa inyong mga kasama sa bahay. Ipagpatuloy itong sagutan sa inyong mas maluwag na oras. Sagutan din ang iba pang mga gawain sa inyong self-learning modules o learning activity sheets upang mas lalo pang mahasa at maunawaan ang napag-aralan natin ngayong araw. Kung mayroon kayong katanungan sa ating pinag-aralan ngayon, ay maaring tanungin ang inyong mga guro sa pamamagitan ng telepono, messenger, chat o video call. Ang inyong SLM at LAS ay ibabalik sa itinakdang araw at iwawasto naman ito ng iyong guro. Inaasahan kong marami kayong natutunan sa ating pagsang-aralin sa araw na ito. Ugaliing makinig sa Radyo Eskwela sa Isabela mula Lunes hanggang Biyernes. Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo! Radyo! Radyo Eskwela! Ako ang inyong naging guro sa radyo, Ginang Marilu Laborte Ramos. Sa ngalan ng buong RBI production team, laging tandaan mga mag-aaral, manatili lamang sa bahay upang COVID-19 virus ay maiwasan. Hanggang sa muli, paalam mga bata! Ay walang maiiwan, kaya